Magandang araw po, ito na naman ako, Dexter Works, at your service. Salamat sa Panginoon at binigyan tayo ng pagkakataon na makapagbahagi. Meron naman tayong panibagong aayusin ngayon, itong Honda XRM125FI. Dinala ni Sir dito kasi tumigas na yung kanyang throttle pipe. Ito siya. At kung bago ka pa lang sa akin channel, sana po mag-subscribe kayo. Tara, simulan natin. At ngayon, tanggalin natin itong kanyang balancer at saka itong maliit na dalawang tornilyo dito sa kanyang throttle pipe. At ngayon, tanggalin natin itong kanyang cover dito ng kanyang housing ng throttle pipe. Tapos, itong guide ng cable, tanggalin din natin to, itong kulay puti. Ayan, medyo matigas. Ayan, natanggal na rin. Tsaka itong dalawang cable, yung return at saka yung accelerator cable. Tapos, tanggalin natin itong kanyang throttle pipe. Kaya pala tubigas. Ang nangyari dito, kinalawang itong kanyang handlebar sa ilalim ng throttle pipe. At ngayon, lilinisin natin ng mabuti. Gamitan natin ng liha para matanggal yung mga matitigas na maliit, para kuminis itong kanyang handlebar. Ayan, malinis na kanyang handlebar. Makinis na siya. Tapos, lihain din natin itong butas ng kanyang throttle pipe. Ayan, malinis na yung throttle pipe. Ayan, natanggal na yung kanyang kalawang at makinis na rin. Lagyan natin mamaya ng langis. Subukan na muna natin kung malambot na ba. Ayan, malambot na siya. Kanina hindi ito maikot. Lagyan muna natin ng langis. Ayan, kunting langis lang para mas maging madulas siya. Magiging smooth yung kanyang acceleration o smooth yung kanyang higa. At ngayon, ibabalik na natin to, i-assemble na natin ito. Kakabit natin ito. Medyo mahirap to, pero kayang-kaya nyo rin. Basta sundan nyo lang itong video natin. Tapos itong kanyang guide, yung kulay puti. Ibalik na natin. Delikado yung nangyari kanina kasi nag-stuck up yung kanyang throttle pipe. Delikado yun pag nasa biyahe ka, ayaw nang bumalik. Tapos nakatakbo ka ng 100 kilometers per hour. Napiga mo na, tapos ayaw nang bumalik. Eh, mahirapan ka nang pahintuin yung motor. Eh, kung nakakurbada ka, siguradong mag-overshot ka. Kasi matagal makabalik ang minor, matagal kung bababa yung minor, saka nasakit rin sa kamay. Tapos mangangalay yung kamay mo, saka kapiga. At kung mangyari ito sa motor niyo, ito lang yung gagawin niyo. Sundin niyo lang itong konting tips na ginawa ko. Ngayon i-assemble ko muna ito, mga kawags.
At abang-abang kayo kasi susubukan natin ito mamaya pagkatapos. Paanda rin natin itong motor ni sir. Tapusin ko lang itong pag-assemble natin mga kawaks. At ngayon pag-usapan pala natin kung anong dahilan kung bakit ito nangyari sa motor ni sir. Kasi itong motor ni sir, sabi niya iniwan lang niya itong motor niya sa labas ng kanyang bahay, maarawan, maulanan, kasi wala itong proper na garahean sa kanila o parking area o parking lot. Pinabayaan lang ni sir sa labas ng kanilang bahay, tapos hindi niya tinakpan, hindi niya nilagyan ng tent hanggang sa kinalawang na siya. Tapos nagtaka na lang si sir bakit biglang tumigas yung kanyang throttle pipe. Pagdating ni sir dito kanina, akala ko yung cable niya yung tumigas na ayaw nung pumalik dun sa kanyang throttle body banda. At saka minsan yung throttle body mismo, yung butterfly, yung may issue din dito. Naka-encounter na ako niyan, tumigas yung kanyang butterfly. Ang ginawa ko doon, binabat ko siya sa DW40, yung pang palambot ng kanyang mga kalawang, pananggal rin ang kalawang DW40. At ayan, umanda na yung motor ni sir. Okay na yung kanyang throttle pipe. Maraming salamat po sa panonood at huwag kalimutan na mag-subscribe. God bless. Ride safe sa lahat. Peace out.